Nakikiusap ang direktor na si Daryl Yap na kung saan nga ay tila may mga nagre-request na magkaroon ng temporary restraining order na ikinakasadi umano para hindi maipalabas ang martyr or murderer bukas March 1. Ayon kay Direk Daryl Yap, nagbigay sila ng opisyal na pahayag at sinabi nga ang ganito. Bagamat hindi mapigilan ng ilang press, vloggers at nakapanood na ng martyr or murderer na nagpost tungkol sa pelikula, lalo na sa mahalagang tagpo at revelasyon maging sa mga bagong tauhan na gaganap, minabuti po ng aming produksyon na pangalagaan ng pelikula. Hindi lamang sa mga pumunta sa premiere night upang mag-video ng spoilers, kundi sa ilan na kumuha ng impormasyon at agarang nag-file na ng temporary restraining order upang pigilan ang pagpapalabas ng pelikula. Manood po tayo agad simula March 1. Lagi nating sinasabi na balang araw lalabas din ang katotohanan. Ang balang araw ay bukas na. Sa puntong ito ay pakiusap naman ng mga netizen na huwag maglabas ng spoilers ang mga nakapanood sa premiere night. At ang iba naman ay nagsasabing mukhang gagawin lahat ng kabilang panig na ma-stop ang pagpapalabas ng nasabing pelikula. Ayon sa comment ng mga netizen, talunan talaga lahat gagawin para ma-cancel tong movie. Naku, basta manunood kami buong barkada. Ang alam ko, pag kumuha ka ng TRO or restraining order, need mo bayaran lahat ng magiging damage sa pagpapatigil mo, kaya feeling ko di nila kaya. Sabi parang ilan, nakakapagtataka lang naman bakit big deal sa kanila ang movie na murder or murderer. Sila mismo gumawa ng paraan para lalong maging curious ang mga tao para manood. Bakit nag-file ng TRO? Takot lumabas ang totoo? Halata kung sino ang may tinatago sa mga Pilipino at ayaw ipaalam. Kung meron mang mali sa pelikulang MOM, madaming Filipino ang nabubuhay na nung panahon na yon na aalma at hindi yung mangilan-ngilan lamang. So ano ang dapat ikatakot at ikabahala, diba? Nung napanood ko ang meme ay admit na paiyak ako. Gave me goosebumps and nostalgia. Finally, unti-unti nang lumalabas ang totoo. Can't wait for mom and mom. Sabi pa ng ilan, masyado daw makabintang na diktatorial, pero tila nangingialam nga ang ilang kampo na hindi maipalabas ang pelikula. Isang katarantaduhan ng TRO na yan, bigyan nyo naman ang mga taong bayan na maging malaya, mapanood ang katotohanan. Nabubulag na ba kayo sa katotohanan? Mga baliw na kayo, walang masama sa pelikula. 37 years kayong pinagbigyan, sana kami naman. And where is democracy that they are saying? Are they only one who have that? Matatandaang ayon sa mga review ay wala namang masamang ipinakita ang nasabing pelikula at kailangang panuorin muna bago husgahan ng mga tao. Well, naniniwala naman ang mga fans at followers ng mga Marcoses at ni Daryl Yap na susuportahan nila dahil nakabili na sila ng ticket para panuorin ang nasabing pelikula at wala nang magagawa ang temporary restraining order na ito.